Hello mga ka, join us! Magluluto na naman tayo ng panghapunan! At alam niyo ba, bagong-bago rin ito. Ito ay ang dried sinigang na baboy. Saan ka pa nakakita ng dried sinigang na baboy? Dito lang. At itry niyo yan sa house ha. So sisimulan na natin ang pagluluto. Pakita muna ang ating mga ingredients, hindi ko nasabihin. So, maalam nyo na naman yan. So, napakasimple lang ng ating mga ingredients, ha? O, isa-isahin ko naman yan habang iluluto ko sa inyo, okay? So, sisimulan natin ng pagpapakulo ng baboy. Ayun na siya. So, ito ay dapat 6 cups ng water. So, ayan na si baboy, ngayon, sisindihan na siya para mapakuluan natin. Pag pinakuluan natin, pag medyo kumukulo na, saka na natin yung may ilalagay tayo dyan. Okay? Okay, so, ayan, kumukulo na siya. Tamang-tama na yan. Dahil kumukulo na siya, lalagyan na natin ng ano ba ito? Sinigang sa sampalok. So, ito na tayo. Maglalagay lang tayo. No? Okay, ayan siya. Ah, init. Ayan ha. Samba, ayun. So, dito na natin ilalagay lahat yan. Tingnan natin ito. Kaunti lang to ha. Hindi isang pakete to. Ito yung may natira lang kami. So, siguro mga nasa sa inyo na rin yan kung gaano karami yung gusto niya. Pero wag yung isang pakete masyadong marami. Para lang sa 6 na baso na tubig. Do not forget to put pepper. So, ayan. And then, mas prefer ko kasi ang patis. Mas gusto ko patis. Pero pwede kayo maglagay ng asin, if you like. Okay. So, ayan muna. Hintayin natin na kumulo pa. Siguro 20 minutes para lumambot na yung ating baboy. Na nakababad na siya sa ating sinigang mix. Okay, ayan. Kumukulo na siya. So, at mukhang malambot at malambot na siya actually kasi natusok-tusok na siya. So, kukunin na muna natin siya. Lumiit pa rin ano. Yung malaking baboy, pag pinakuluan nyo na, liliit siya. E mamaya, ipiprito pa natin. Mas maliit na siya. Mainit na rin siya. I cannot handle it. Tama-tama lang itong ating baboy na inilagay. Okay. Diyan sa, anong yan, sa pinakuluan natin yan, ilalagay na rin natin itong mga gulay natin. Diyan din sa sabaw na yan. So, yung sibuyas, yung bawang hindi natin ilalagay. Yan. And this one. Isang kulo, tapos saka natin ilagay yung kangkong. Okay, ayan, may isang kulo na. Lalagay na natin ang ating kangkong. Halo lang natin. O, pakita. Maganda kaya? Ipakita mo. Diba? Colorful. Ganda. So, okay na to. Kukunin na natin. Teka. I think kailangan natin patayin muna. Baka ma-overcook na yung ating vegetables. Amoy ko na, nagugutom ako. Aboy pa lang. Yun naman, maglagay tayo ng mantika. Untihan ko lang yung mantika kasi may mamantika na yung ating baboy. Tama ba?
Kasi, kaya lang baka hindi masyadong lumutong pag kulang ay pagkaunti lang ang mantika. And then, lagay na natin itong bawang. Lalagay na rin natin ang baboy. Okay, so, hintay natin siya mag-brown. Pag nag-brown na siya, hahanguin na natin. Siguro tatakpan ko na lang siya para hindi siya mag-talsikan. Okay lang siya pag tinatakpan eh. Mas lumulutong pa nga eh. So, tatakpan natin siya. Pag brown na siya, saka natin siya uli hahanguin. Okay. O, hintay na uli natin yung mag-brown. Okay, ayan na siya. Okay. So, hindi na natin, okay na siguro to kasi pag tinagalan pa, baka tumigas na rin siya. So, okay na to. Sayang ang mga bawang. Lalagay na rin natin yan. Ano yan, pang padagdag ng lasa. Sana masarap ang kalabasan. First time ko rin itong lutuin. Kuni ngayon, itong mantikang ito, itatabi na lang natin sa susunod na ano kasi malinaw naman siya. Pero hindi kasi natin yan gagamitin ngayon. Iba ang ating gagamitin. So, alisin ko muna itong mantika. Okay, ayan na siya. Mainit pa rin naman. So, ilalagay natin ang margarine. So, ilagay na natin siya lahat. Oops. Sayang tong mga nandito. So, ibig na natin yan. Bawal na ang mag-aksaya. Lalo na sa panahon ngayon. Okay, gagawa tayo ng roux. Ang roux, o R-O-U-X. R-O-U-X or roux. Ano yan? Mixture of fats and flour. So, lalagyan natin ng flour yan. So, imimix lang natin siya. Okay, so, kita niya natin na. Mix natin yung ating margarine o yung fats with the flour. Parang kailangan ko pa magdagdag ng flour and butter. Parang kulang ang ating mixture. And then, lalagyan na rin natin ulit ng additional butter para medyo dumami yung ating roux. So, hintayin lang natin mag-melt ang ating butter. Pag nakita niyo na na-mix na natin ng lahat, yan na, isama na natin. Saka natin na ilalagay yung ating sabaw. Yan! So, hintayin na lang natin siya na lumapot. So, ang gagawin natin dito is, halo lang tayo ng halo. Ayan na siya, o. Di ba? Lapot na. Yung sabaw ng ating pinakuluan ng baboy, ng gulay, na hinaluan natin ng sinigang mix. So, ayan na siya. So, ayan na siya. So, nakita niyo, ito na yung ating mixture. Yung roux na ginawa natin, yung fats na margarine and butter plus the flour, tsaka yung sabaw. Yung sabaw na ginamit natin sa pagpapalambot ng baboy at tsaka dun sa gulay with sinigang. So, very sinigang mix. So, very easy, diba? Ngayon, ang gagawin na natin, ilalagay na natin si baboy! So, lalagay na natin ang ating baboy. Yung ating pinritong baboy. Uh-huh. Yan. Kita niyo yan. Yumminess na kagad. So, ayan na. And then, ilalagay na natin yung ating parang naghinayang ako dito. Parang gusto ko rin siyang isama.
lalagyan na natin ng gulay. Ang ganda kasi ng color. Very colorful ang ating vegetables. So, ayan na siya. So, dry siya. Lalagyan lang natin siya ng ating mixture. Ayan. Ta-da! Try niyo to ha. Sana masarap. Pero mukha siyang masarap. So, ito na siya. Kung gusto pa, saka na lang natin ilagay yung mix, yung ano, yung natira pa. Para bigla akong ano, na-excite. Yung maliit lang na baboy. Ayan, ito. And, the gulay and kamatis. Yung ano na siya, ayan. So, tikman na natin. Ayan na siya, ha? Lahat na ng gulay. This is it. This is it. Kalita ko yung karne. Ready? One, two, first time. Sarap. 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 Dalo na sa kanin. Sarap. Promise. Try it, ah. Ito na. Ito ang finished product natin. Try it, mga ka-joiness. And kakaiba na naman to dahil wala itong sabaw. So, this is dried sinigang na baboy. Sarap. Tamang-tama lang sa hapunan namin ngayon. It's 7:30 na and we're going to eat our dinner. So, mga ka-joiness, bago na naman ating recipe ito. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Mga ka-joiners, mag-iaya kayo para marami tayong mga ka-joiners na mag-share ng mga ganito nating mga recipe and then mga kaligayahan natin sa buhay. So, isa na namang happiness ang naibigay ko sana sa inyo at na-inspire kayo. So, paano ba? Kasi marami na naman akong pahabol na shoutout na naman yan sigurado. So ngayon wala na naman akong dalang notebook. So kung meron man, mamaya magpapahabol na lang tayo. So remember, happiness is joy! Hello mga ka-joiness! Shoutout naman tayo ngayon. Na-try niyo na ba ang bagoong alamang with Coke? Try niyo! Kasi kasarap! Ngayon, ito naman ang itry nyo. Ang dried, ano ba yan? Dried sinigang na baboy. Ang sarap kaya mag-try ng mga bagong lutuin, di ba? Shout out nga pala tayo. Ah, shout out tayo kay aking avid at number one rate. Ang aking number one fan na si Ma'am Mary Rose Sinampaga. Nagkita kami niyan nung isang araw. So, thank you, Ma'am Rose. Si Ma'am Christina Caliste. Kami naman ay hindi na rin naman nakikita. Si Ma'am Noemi De Vera. Hindi na rin kami nakikita niyan. Sabi nila, itatry daw nila. Ha? Sige, itry nyo, ha? Pati si Ma'am Rose, sabi niya, hilaw na mangga na lang. Sige, bili ka na lang, Ma'am, ng hilaw na mangga pag nailuto mo na yan, bagoong with Coke. Sa Facebook, marami rin nag-comment at saka nag-like. Thank you sa inyo. Pero mas maganda kung sa YouTube kayo mag-comment para talagang mababasa ko. Tsaka doon na rin kayo mag-like. Mag-like and comment. Ang promise ko nga pala, i-shoutout ko ang mga school heads ng District 3. Si Ma'am Marilyn Santiago, si Ma'am Risa Milievo, si Ma'am Mary Joy Dador, and Ma'am Mary Joy Balome.
Hello sa inyo. Okay, thank you. Chinek ko eh kung subscribers na subscriber daw sila. So, hanap pa tayo para marami tayong ka-join us, ha? Para masaya-masaya tayo lahat. Yay! Ngayon, ang aking quote for the week, kasi one week tayong nakakapag-post. So, ito, happiness is the secret to all beauty. There is no beauty without happiness. Diba? Nagre-reflect yan sa atin. So, halimbawa, masyado kang down, masyadong grouchy ka, mainitin ang ulo, lagi kang galit, nagtutubuan ang mga wrinkles sa mukha natin. Nawawala na ang beauty natin. Sayang naman yan. Okay? So, lagi lang masaya. Kasi nga, yan ang secret ng kagandahan. Ang kaligayahan ay kagandahan ng panlabas at panloob na damdamin. Kasi lumalabas yan. Nagre-reflect yan. Okay? So, lagi lang tayong masaya. At lalo ako magiging masaya kapag dumadagdag ang mga ka-joiness natin. Dagdagan pa natin ang mga ka-joiness. Kasi kapag tayo magkakaroon na ako ng pa-premyo pag naka 500 subscriber tayo. So paabutin muna natin ang 500 mga ka-joiness para magkakaroon tayo ng premyo. So, para mga ka-joiness, sa susunod natin uling video, i-enjoy nyo lang ito and do not forget to like, subscribe, and click the bell button for your notification para lagi kayong update sa mga bagong videos na ilalabas ko. So, paano mga ka-joiness? Remember, happiness is joy! Bye-bye!